kakaroon ka ng mga joint problem. Hindi ba yung mga sasakyan? Mm-hmm. Pag niloadan mo ng sobrang bigat, masisira yung shock of shoulder. Mm-hmm. Yun yan, yung mga shock niyan. At lahat ng mga ano niyan, mag-iingit-ingitan niyan. Ayun, didiscussin natin mamaya. Bakit maraming mga nararamdaman tayong mga arthritis, kung ano-ano yung mga joint problem, and so on. Mm-hmm. Eh kasi nga, unang-una, yung mga trans fats na yan, at yung masamang fats na yan, yan ang pumapasok sa ating katawan, ang nangyari, hindi nabe-burn, kulang sa exercise, kaya ang nangyari, bumibigay. Kaya nang pinanggagalingan ng mga lahat na yan. Kaya napakaganda malaman natin itong, kung ano man yung mga mabubuting fats naman, may kapalit naman eh. Mm-hmm. Ang mahirap yung walang choice. Mm-hmm. Kaya pag sinabi natin polyunsaturated fat, eh talagang ito yung maganda na mga cholesterol mm-hmm. na kailangan natin katawan. Kahit di natin discussin yung good cholesterol, bad cholesterol, o yung LDL or HDL. Pero importante rito, malaman natin itong anong magagandang taba, katulad ng paborito ko, avocado. Mm-hmm. Yung mga sources ng alam ating ba ginagawa ko sa avocado? Fats? Sa panahon na hindi, pag sa kapanahonan at murang-mura, pinapakyo ko. Ginagawa ng misis ko, tinatanggal yun, nilalagay sa frozen. Ay, parang ice cream, Dok? Oh, tapos pagkakakain na kami, bineblend lang sa smoothie. So, meron kaming taba na maganda. Pero ang magandang good news sa Philippines, na wala sa Russia, wala sa Amerika, wala sa Europa, eh itong taba ng buko, may essential fats. May essential amino acid. May essential vitamins. May essential minerals. Vitamins, I'm sorry. Essential minerals. Meron tinatawag na complex carbohydrates. At meron ding pure water. Kompleto, Dok? Aba, sabi ko. Kaya nga meron tinatawag na fasting na buko lang eh. Gumaganda yung balat eh. Iyan tanong. Kahit nga magkaroon ng problema, basta ako napunta sa isang lugar na may bukuan, hindi mo ako matatakot. Bakit? Uminom ka lang ng buko, hydrated ka. Yun nga lang sa umaga, pagkagising mo, uminom ka, busog ka kaagad eh. Kasi nakuha niya yung tama eh. So ito yung point na sabi ko nga, di ba marami nagkakaroon ng mga problema sa mga sasabihin na, saan kukuha ng ano? Omega-3. Kasi alam naman natin talaga na napakaganda sa puso yan. Alam na ng mga viewers natin yan, na nagkakaroon tayo ng tinatang protection sa ating pangangailangan ng katawan. Na ito palang mga bukong ito ay napakaganda. Saka yung, ano nga ito? Flaxseed oil. Itong walnut na yan. Itong soybeans na yan. Maraming mga benefit yan. Pero ang one of the best omega-3, I'm sorry, ito yung nasubukan na namin, itong flaxseed. Merong nabibili talagang magandang quality ng flaxseed. Na available naman yun sa market. Na isang bagay na sabi ko nga, mas pipiliin ko na yung flaxseed kaysa omega-3 na denatured. Kasi siyempre, ang isda, marami yung nag-iisip na maganda yung omega-3 niya. Pero ang tanong, pinirito mo yung isda. Ikaw ba sa tingin mo, di ba marami na ngayong napag-aralan, napagdumaan dun sa mainit na temperatura, nasisira yung chemical structure ng pagkain na kinakain mo. Tayo ba, pirituhin, mabubuhay ka. Doon na ako doon sa cold press. O yung buko. Na nandun yung mga stores ng mga anim na nutrients na yun. So ito yung mga point na marami. Katulad ng avocado nga, binanggit natin kanina. Itong mga nuts natin. Eh, alam mo yung mani natin. Napakasarap kainin na hilaw eh. Hindi mo naman kailangan na pirituhin eh. Malinamnam naman eh. Kaya lang nasanay tayo dun sa... May lasa? Yung masarap yung timpla. Uh-huh. So anyway, nakaka-prevent ito ng stroke. Ang dami, mga may arthritis na yan. Lalo na yung mga... Pag talagang meron kang good cholesterol sa iyong katawan, o itong tinatawag na nakukuha dun yung mga omega-3 na yan and everything, makikita natin yung mga nararamdaman natin ng mga joint problem, arthritis. Ang dami kasing klase ng arthritis eh. Pero ang point dito, iisang pamilya lang yan. Iisa lang din ang pinanggagalingan yan. Tamang pagkain lang ang sagot dyan. Kaya nga, meron pang fatty acid na 6 fatty acid. Di ba may omega, meron tinatawag na omega-3, meron omega-6. Eh, halos doon din naman ang pinanggagalingan yan eh. Sunflower seeds, yung tinatawag na soybeans, corn oils. Pero ang corn, medyo hindi masyado akong dito.
yung palagay. Palagay dito. Mm-hmm. Question mark ito. Mm-hmm. E paano kung nakuha mong mais eh, GMO? Mm-hmm. Alam mo yung soybeans, marami na rin GMO. Mm-hmm. Sa ngayon yan, sa natuklasan nila, 95%, I'm sorry kung idagdag ko ito, ng soybeans ay GMO. Kaya kami, hanggat maaari, talagang sabi ko nga, may choice naman tayo, marami namang non-GMO na soybeans, eh doon na tayo. Kasi kung pagka minsan, cause din ang inflammation ng GMO eh. Sa ngayon sa mga pag-aaral, na hindi naman common na nagkaroon ka ng arthritis o inflammation sa loob ng katawan mo, kung ano man yung namamaga doon, eh nanggaling lang doon sa ibang mga pagkain kinain mo. Normally, pag nakakain talaga ako by accident, mm-hmm. na hindi ko sigurado, mm-hmm. sumasakit yung mga kamay ko. Kasi isa cause ng inflammation ang GMO product. At saka pag hindi na talaga sanay, Doc, yung mga kinakain natin, no? Kunyari, matagal na tayong hindi nakakain ng mamantika o yung mga malasa, pag hindi na sana yung katawan natin, parang merong sensitivity reaction na, yeah. na nararamdaman. Pero isa yung sa mga problema ng katawan na yung allergy sa pagkain. Hmm. Eh lahat naman ng mga ayun, pag hindi ka na na-allergy, ganito yan eh. Na-adapt ng body mo. And then later on, dama yung liver mo. And then later on, mag-diagnose ka na lang, may cancer ka na. Hmm. Eh bakit iintayin pa natin yun? Eh di ko ano man yung liwanag na ating napapakinggan, hmm. binanggit nga yung genetically modified organism, mga engineered food. Eh huwag nating ipasok sa loob ng katawan natin yan. At pag